Mainit na sinalubong ng kanyang mga kababayan sa Candelaria, Quezon, si Binibining Pilipinas International 2018 Maria Atisa Manalo sa kanyang homecoming event nitong nakaraang linggo. Dumalo sa nasabing kaganapan ang ilang mga opisyal mula sa lokal na pamahalaan ng Candelaria at pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Para kay Candelaria Mayor Macario Buonggaling, hindi lamang karangalan para sa kanilang bayan ang iniuwi ni Atisa, ngunit para na rin sa lalawigan at sa bansa. Ang karangalan namin ng bayan ng Candelaria sa ngayon ay lubos ang pasasalamat namin kay Atisa at siya ang nanalo na sa atin dito sa Quezon. Kasi biglang humangat ang ating bayan dito, manapay ang ating lalawigan ng Quezon, lalo-lalo na sa suporta din ni GOB. Malaking bagay sa bayan ng Candelaria at lalo pang aangat ang bayan ng Candelaria sa pagkakataong ito dahil may isang Binibining Pilipinas na taga rito sa bayan ng Candelaria. Sa pamamagitan ni Executive Assistant 3 Matt Irwin Florido, ipinahatid ng ama ng lalawigan na si Governor David C. Suarez ang kanyang mensahe para sa Binibini. Ayon kay Florido, ang pagbabalik na ito ni Atisa sa lalawigan ang isa sa pinakahihintay ng kanyang mga kababayan. Ito po ang araw na matagal na hinintay ng mga tagalalawigan ng Quezon na ikaw, Atisa, ay muling magbalik sa bayan ng Candelaria. Muli ka magbalik dito sa lalawigan ng Quezon na bitbit ang karangalan na iyong iniuwi dito sa ating lalawigan. Si Governor J.J. Suarez kasama po ang chairperson ng Niugyugan, Binibining Niugyugan na si Ma'am Jenny Suarez at buong pamahalang panlalawigan ay nagagalak, nagdiriwang sa iyong pagkapanalo bilang Binibining Pilipinas International 2018. Napakasaya po namin sa provincial government ng Quezon na ang dati po naming Binibining Niugyugan ngayon po ay handa ng ibandera ang lalawigan ng Quezon sa isang international pageant sa Japan. Noon pa man, alam na po namin ang iyong potensyal. Maganda na, mabait pa. At sana sa mga pangarap mo at sa tagumpay mo pagdating ng araw, ialay mo ito sa iyong mga minamahal na magulang, sa mahal mong bayan, sa mahal mong lalawigan, at sa bansang Pilipinas. Makakaasa ka po sa patuloy na pagsuporta ni Governor J.J. Suarez at pamahalang panlalawigan ng Quezon. At alam ko, muli kang babalik sa lalawigan ng Quezon na bitbit ang koronang Miss International 2018. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Samantala, sa kanyang mensahe, pinasalamatan naman ni Atisa ang ilan sa mga taong sumuporta sa kanyang tagumpay. Before, I never really wanted to be a beauty queen po. It was never my dream. Tapos, nagkataon lang na sumali na ako sa mga pageants and eventually Binibining Niugyugan. Tapos nung nandun ako, parang sabi ko sobrang taas ng support ng mga taga Quezon na parang gusto nila, sila talaga nagme-message na gusto namin na magkaroon na kami ng National Beauty Queen, gusto namin na ganito. Tapos nung nandun ako, wala talaga akong plan. But during the Binibining Niugyugan 2017, when I was nag-farewell speech na, parang that's impromptu and wala akong maisip. Tapos yung, di ba ganun, pag impromptu, yung nasasabi mo is yung nasa puso at nasa isip mo. Tapos nakapagbitaw ako doon ng promise na parang, oy, malay nyo, sasali ako sa ganito, malay nyo, Miss Universe na. Tapos yun, naisip ko na parang, why not? Bakit hindi ako magdala ng, why don't I try na magdala ng pride sa Quezon Province? God, Governor, thank you for the support ever since. And I hope to see you soon. Sana magkita ulit tayo. Sa lahat, eto, lagi ko itong sinasabi na salamat sa inyo. Kasi never kayo hindi naniwala sa akin. Parang ever since bata ako, naniniwala kayo sa akin na may mapupuntahan ako. Kasi sila yung, kayo yung nag-fuel sa akin na gawin yung mga dreams ko, na itupad yung dreams ko. I think this homecoming should not just be about myself, but also be about the people who helped me in my Binibini journey. What I want to thank is the provincial government of Quezon. Sir Matt is here, and thank you, Governor JJ, for everything that you've done for me. Thank you for all the help. I know that I am very thankful to you. And ayon, once again, I am Maria Atisa Manalo, your Miss International Philippines. Hopefully, you're Miss International soon. Arigato gozaimasu.
Puspusan na ang paghahanda ng binibini para sa nalalapit ni Miss International 2018 ngayong Nobyembre na gaganapin naman sa Tokyo, Japan.